Hindi ko kayo kakalimutan kahit sandali. Yan po ang pangako ng Diyos sa unang pagbasa. Hindi kanya kakalimutan, hindi kanya pababayaan. Sana kung minsan, isang araw, matagpuan po ninyo iyong sarili nang kayo ay nababalot ng takot, nerbiyos, o ang inyong mga kaisipan ay may mga mabibigat na dinadala dahil sa gitna ng maraming problema, huwag niyo pong kakalimutan ang ipinangako ng Diyos sa ating lahat. Hindi kanya kakalimutan kahit sandali, not even a second. Kaya sana you say this prayer in silence when your mind and heart is troubled. In the depth of your heart, you say, hindi ako kakalimutan ng Panginoon. Hindi niya ako pababayaan. He will come to help. He will come to answer. He came to keep us. Sabi sa gospel, whoever recognize the Father, the Son will bring him from death to life, from darkness to light. Itong mga katagang ito ay naging maliwanag po sa akin minsan na naka-attend ako ng isang burial ng isang old mother. Yung kanyang mga anak na marami nagkwento sa akin, sabi nila, lubos sila nagpapasalamat sa Panginoong Diyos at sa kanilang nanay. Butihing nanay. Kasi po yung kanilang nanay, maagang na byuda at madami sang katutak silang mga anak. Ngayon, sa dusa at sakit, ang nanay daw nila, ang laging sinasabi sa kanila, halos araw-araw, huwag kayong mabahala sapagkat ang Diyos ay hindi nakakalimot. Ang Diyos ay hindi nagpapabaya. And that was the words the mother kept on telling to the children. So, nagpasalamat yung mga anak kasi sabi niya, Father, na itanim sa amin ang kahalagahan ng manalig sa Diyos. And you know what faith brought to their life? Ano nagawa ng faith sa kanila? Dahil sa faith nila sa isa't isa, nagtulungan sila. Nagtulungan sila. Then, they build one another. Naging mabunga yung kanilang samahan, nagtulungan. They help one another, they build one another. And you call this miracle of faith. Even there is crisis, ang isang tao may pananampalataya will see the situation differently. Hindi ito na ang trials and pain, hindi hadlang, but a challenge. Kung meron kang faith sa iyong puso, you will have more motivation. God will motivate you to move forward. It's called grace. While some families, pag dumadaan sa bankruptcy ng business, pag merong nagkasakit ang isang wife, ang isang anak, ang iba, kung walang faith, humihina ang kalooban, na normal naman talaga. Initially, pag may pinadaan ang family na problema, totoo talaga, we find ourselves disappointment, discouraging. Pero kung may faith ka, it will help you see beyond the situation. But some people do not turn to God. Kaya ang iba, to escape the problem, to escape bitterness, they turn to alcohol, they turn to drugs, they turn to sexual pleasure just to release the pain and bitterness. Kaya ang iba, pag may problema yung mga anak, maaga nag-aasawa tuloy. And sometimes, it led to breakup of the family. I hope you can register and follow me. Kaya nga, ang imbitasyon sa mga pagbasa ngayon, allow God to lead you to pass from darkness to light, from death to life. And only Jesus can bring you there. Faith in God will help you go beyond. Kasi dadali kayo ng Panginoong Diyos. Kasi hindi siya nakakalimot. And see that better days are ahead. Sana sa mga nanay na nakikinig dito sa akin, nasa online, tularan po natin yung nanay na kinakwento ko. Sa gitna ng problema, sa mga lolo nandyan, mga lola, sa mga tatay, sa mga elder, sa mga tiya, kung may mapamangkin kayo, when the situation is so tough, kindly be the light of the house. Tell these people, your children, your husband, your wife, hindi makakalimot ang Diyos. Hindi niyo tayo papabayaan. Pangalawa naman, ang second point po gusto ipaabo sa inyo,
to give tribute to the mothers. Yan po sabi sa first reading, hindi makaka- ang isang nanay hindi makakalimot na umibig sa kanyang mga anak. Sa mga nanay na nakikinig ngayon, thank you for all your sacrifices. You are nearest and closest to God's heart. Alam niyo kung bakit? Because you are giving up a lot of things to your children, for your family. Kaya nga, please appreciate yourself. Hope you find value and mission and purpose for being a mother. Kung meron mo na kang ipagpasalamat sa Diyos, ipasalamat niyo muna na una, pinanganak kayo at lagi kayong babae. Because naging babae kayo, nagkaroon kayong potentials to become a mother, a beautiful vocation. Kaya sa mga anak din nakikinig po ngayon sa akin dito, please be thankful to your mother. And just in case yung mga nanay ninyo cause you pain and hurt in the past, please be very forgiving and understanding. No one is perfect. Ang mga nanay talaga, they are fighting many battles. May sarili din silang past woundedness. May sarili din silang private issue, insecurities, takot, past woundedness. Pero kahit alam nila kailangan bigyan pansin ito at as a question na kanilang sarili, they cannot give themselves much time kasi kailangan muna unahin nila kanilang pamilya, mga anak, for their own good. Kaya nga later, usually, later na lang nila mabibigyan pansin na kanilang sarili. Kaya nga sa mga anak, sa mga asawa nandito, please be very careful with your words to your mother, your wife. I would like to close this homily sa kwento po ng movie na ginanapan ni Lorna Tolentino at ni Albert Martinez. 2001, Abakada, Inay. Bakit Abakada? Kasi si Lorna Tolentino doon, mangmang, di marunong magbasa. Alam niyo ng kwento noon, mangmang siya kasi I think he did not even finish grade 1. May tatlo siyang anak. Ang asawa niya doon si Albert Martinez. Kaya nga ang problema ni Lorna doon, nagpapaturo pa siya sa kanyang anak na eldest paano magsulat. Kaya yung si Albert Martinez, minsan binibiro siya, "Oh, mangmang ka, matalino pa sa iyong mga anak mo." Pero yung height ng movie doon, para napuno na rin si Lorna Tolentino, napatunong siya, sino kanyang ibiblame sa kanyang sitwasyon, bakit siya naging mangmang? Yung kanyang nanay. Pinutan yung kanyang nanay, kinonfront niya na kanyang nanay. Ito yung kanyang usapan. "Nay, bakit hindi mo ako pinaaral ng bata ako? Bakit mo ako pinabayaan? Pero tuloy ngayon, mangmang ako." Alam mo kasi nangyari din pala noon, na grade 1 pa lang si Lorna Tolentino, namatay yung kanyang tatay. Kung grade 1 ka, wala kang kaalam-alam that your father passed away. It will not make sense to you. But yung nanay niya, natulala, naka-breakdown. Natulala na lang. Kaya si Lorna Tolentino, napabayaan niya. Di niya naasikaso, bigyan ng baon, kahit notebook, kahit yung tinelas ni Lorna Tolentino that time, punit-punit na. Kaya one time, pauwi si Lorna Tolentino as a grade 1 student, bumaha pa, yung kanyang tinelas, nalubog sa baha. Doon siya pinanginaan ng kalooban. Nag-decide siya, "Di na ako mag-aaral. Wala namang nanay na tumutulong." Tapos sabi ni Lorna Tolentino sa nanay niya, "Nay, bakit hindi mo pinaaral?" Itong sagot ng nanay, "Eh, pasensya na anak, ng panahon na iyon, nawala ako sa sarili ko. At sabi mo rin noon, ayaw mo nang mag-aral." Sabi ni Lorna Tolentino, "Eh dapat nanay, pinagalitan mo ako. Dapat kinaladkadkad mo papuntang eskwelahan. Pinilit mo dapat ako mag-aral." Pero anyway, to cut the story short, nagsorry yung nanay, "Pasensya anak at napabayaan kita." Pero ang point po ng movie ganito, kahit mangmang man si Lorna Tolentino, yung mga anak niyang tatlo, napalaki niya mabuting tao na may magandang pag-uugali. Mga kapatid, sa mga anak nandito, sa mga asawa nakikinig, sa mga nanay minsan, sa loob ng pamilya, you don't understand one another. Sometimes that's the reason why you quarrel. Sometimes you don't know the reason why are you quarreling. It's just because bawat isa may pinagdaanan pala, fighting their own battle, passing from darkness to light, passing from death to light in Jesus. Kaya nga, in this, the Word of God tells you, the Father sent the Son to bring you, to pass, to cross over your family from darkness to light,
Kaya nga paala din po sa mga tatay, nanay, mga anak, help one another that you can cross from woundedness to healing. Help one another that you can cross, pass from death to life as a family. At mangyari lamang ito if you be extra understanding to one another, extra patience, extra forgiving. And sana yung salita na lumalabas sa bunganga natin will become therapeutic. You fill up the emptiness of one another. May your words be healing the missing pieces of one another. And this is what God is doing with us through and through. Even you forget Him, He will never forget you.